Alright, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kaibigan OFW, ako pumuli si Taong Gali. Kung bago ka lang sa aking tahanan, pinutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Ngayon mga kaibigan, atin pong dinayo ang lugar ng Makati. At alam nyo ba, dito sa Makati, ang tao laging naghahabulan, laging hinahabol ang oras, nagmamadali, sapagkat ito mismo ang sentro ng komersyo. At siyempre mga kaibigan, sa araw na ito, ang ating pong pag-uusapan ay aalamin natin sa isang napakalaking lugar na kung saan ay ang mga taong involved dito ay nasa middle class. Alamin natin ano nga ba ang tunog sa kanila ng isang Francis Leo Marcos sa larangan ng politika. Ito po ay kakaibang tema sapagkat kung ating titingnan, middle class po ang ating papasukin dito at ating kakapanemin. Tara, pasok tayo, samahan nyo ako. Pagkababa ko ng MRT ay nakita ko ang isang nagtitinda ng kanin at ulam. Siya ang unang prospect kong mapagtanungan. Subalit habang aakma kong mag-interview ay biglang sinita kami ng security at pinalipat siya sa kabila. Bawal daw kasi dyan. Ayan siya ate. So, ayan magandang umaga ate. Ano ang pangalan ko? Okay lang? Ako po Maxine Evangelista. Matagal na ho kayo nagtitinda rito? Ano po, hindi naman po. Ano pa lang, mga ilang ano pa lang. Bago pa lang po kasi gusto rin namin kumita. Naubos naman yan. Naubos naman po. Pag naubos yan, magkano kinikita nyo sa isang araw? Ay ano po eh, ang kinikita lang po namin kasi konti lang, 35 lang po, 25. 35 lang yan? Opo, 35, 25. May kanin na, iba pang kanin? Iba pa po ang kanin. Ang kanin po, 10 piso. Ilan po ang anak niyo, ate? Ang anak ko po ay isa. Isa? Ayan. Tanong ko lang, ate, kilala niyo po si Francis Leo Marcos? Okay, ito po. Sa sinabi niyo po, ito, kaharap ko na nakita ko na. Anong nakita nung kaharap niyo? Sa kanyo nakilala? Opo. Kaya ko na kasi. Sa una ay hindi agad nakilala ni ate. Subalit, nang iabot ko sa kanya ang isang kalendaryo, ay naalala niya at sinabing, opo, kilala ko ito. Subalit, tulad ng sinabi, habang sa kalagitnaan ng aming interview ay sinita kami ng security guard at pinalipat si ate doon daw sa kabila. Bawal kasi doon sa pwesto niyan. O sila ate, pinalipat. Oo, pinalipat ng guard. Lipat kami. Inintay kong may sayos ni ate ang kanyang paninda. Subalit ramdam ko habang naglilipat siya. Ramdam ko ang hirap at talaga namang kirot sa kanyang puso. Bagamat hindi naman siya pwedeng magreklamo dahil baka sakaling tuluyan na nga siyang palayasin. Ayon sa kanya, tatlong araw para daw siya nagtitinda dyan sa pagbaba ng MRT. Buti na lang, pinayagan siya basta't nasa gilid lang siyang nakapwesto. Kawawa naman kung hindi na kayo makakapagtinda. Ano-ano mo siya ate? Ano-ano mo siya? Ano? Kapit-bahay po kami. Oh. So ayan, mula doon mga kapatid, pinalipat sila ate dito. Pero mabait pa rin naman yung guard kasi hindi naman sila totally pinalayan. So dito pa rin sila. Sa sitwasyong gano'n natin, ako mismo nakita ko. Opo. Ngayon, kung halimbawa kaharap mo siya, si Francis Leo Marcos, anong gusto mong ipaabot na mensahe sa kanya sa ganitong sitwasyon na naramdaman mo ngayon? Sana po, matulungan po niya kami. Ilan ang anak niyo? Isa lang po. Ang asawa niya, anong trabaho? Ay, wala na po akong asawa. Single mom po ako. Single mom? Opo. So, magkano kinikita mo sa ganito? Ano lang po eh. Ang puhunan po namin dito is 1.5. 1.5 ang puhunan. Magkano tinutubo mo? Magtubo man po ng may minsan 1,800. Kasama na po yung mga kanin. Kung mauubos naman. Opo, kung maubos ko. Pero pag hindi ko maubos, di ano po, kunti lang. Ano nangyayari sa, halimbawa, hindi naubos? Ano nangyayari? Pinapautang o ano ba?
Ano, di ano na lang po, kakainin ulit. Kasi mahirap naman hihinta ng kinabukasan. Di, ngayon, pang-ulam na lang, pag-uwi sa bahay. So, ayan, sana maubos ito. Ano, ha? Pinalipat sila. Pero sana dalangin natin na maubos yun. Hopefully, at makaalis ng maaga si ate. Maraming salamat, ate, ha? Pero ate, iklaro ko lang, so may sasama mo ba siya sa listahan mo? Opo. Salamat, ate, ha? Thank you so much. Nagpatuloy ako sa paghahanap ng makakausap, pero ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo. Tapusin nyo hanggang sa dulo, kakaiba ang inyong maririnig. Kayo na po ang bahalang humusga. So ayan, nandito po tayo sa Makati, mga kapatid. Titingnan natin dito ang tunog ng mga taga Makati. Tayo po ay magtatanong-tanong. Ano? Pero parang ang napapansin ko lang ang lahat ng tao rito, sobrang busy. Magmamadali. Talagang laging mabilis ang kanilang ano dito, nagmamadali ho sila. Isa sa napansin ko sa lugar ng Makati ay napakahirap magtanong sapagkat sobrang busy ng mga tao. At dito kailangan ibahin mo ang approach. Kumbaga, gagamitan mo dito ng highest thinking skill kung saan ipapataas mo ng konti ang pagtatanong kaysa lokasyon ng mga taong nasa masa. Ika nga dito, syempre, ang lahat ng mga tao ay nasa pangnegosyuhan, kaya i-level up muna natin ang ating pagtatanong. So this time, nagpatuloy ako sa paghahanap kung sino ang aking mapagtatanungan. Talagang paruot pa rito ako at maghahanap tayo ng prospect na pwede nating ma-interview. Good morning, kuya. Kuya, pwede bang maisama ka sa pag-vlog ko? Nasa Kalisor bilang ako. Ako. Konting info lang. Ano lang, kuya? Oo. Kuya, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Apo. Francis Leo Marcos. Ano hong pagkakakilala po ninyo sa kanya? Nagpa-usa ng Rice Challenge. Oho, tama ho. Oo. So, doon po sa pagpapauso ng kanyang Rice Challenge, ano pong masasabi ninyo? Para sa akin, not applicable naman since, kung ikaw, kung gusto mong tumulong sa mahihirap, why not tumulong ka na lang ng outside the camera, kung mag behind the camera na lang. Okay. Pero doon, nandun yung intent niya, para sa akin, parang, hindi, neutral kasi ako eh. So, neutral. Actually, wala akong pakialam sa paligid ko, not unless hindi ako naapektuhan. Okay. So yung pagtulong niya, wala namang problema. Walang problema. Goods naman. Now, kung ating makikita ngayon, tumatakbo siyang senador number 44. Ano naman ang pananaw mo doon sa pagtakbo niya? Sa akin, wala pa. Actually, up until now, neutral pa ako. Neutral pa rin sa pananaw niya. Wala pa ako yung talagang pinaka-specific. Kaya, tinitimbang-timbang pa yung mga dapat gawin. Tsaka yung mga dapat iboto. Aha. So until na wala ka pang decision? Wala pa, as in. May babatiin po kayo? May babatiin po kayo? Wala naman, okay naman po ako. Kuya, maraming salamat ha sa munting info ha. Thank you so much. So, ako po si Taong Gala, isang vlogger. Thank you. Salamat. Ingat po. Alright. So ayan mga kaibigan, si Kuya, wala pa rin siyang, kumbaga hindi pa rin siya nakakapag-desisyon, wala pa rin siyang desisyon. Good morning po, kuya. Si kuya, si Garillo. Ayan. Pwede pong makatanong. Kuya, nasa Kalye Sorbi po ako. Okay lang po bang magtanong sa inyo? Nakakukunan ng camera. Sa iba. Ay, kayo, kuya. Ang tanong ko lang sana kung kilala niyo si Francis Leo Marcos. Kilala naman. Kilala? Pwede bang gaano ho niyo kakilala, kuya? Sige lang, hindi kita kukunan ng camera. At nahiya siguro.
Sa pagkakataong ito, napansin ko parang ilag sila sa camera, ayaw magpa-interview. Si Kuya, kilala niya si Francis Leo Marcos, pero hanggang doon lang, walang ibinigay na other info at agad siyang umalis. Nagpatuloy ako sa paghahanap ng mapagtatanungan at may nakita akong isang magkasamang matandang lalaki. Dito ay tinanong ko siya, kayo na po ang humusga at namnamin po natin kung ano ang kanyang mga sinabi. Narito ang ating interview. Alright, so ngayon naman meron tayong tatanungin dito nag-aantay. Sir, good morning po. Ako po si Taong Gala. Ano po? Okay. Ang isang katanungan ko lang, sir, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Kilala ko siya sa Facebook, pero personally hindi. Opo. Ano hong pagkakakilala niyo o pagkakaalam niyo sa kanya base sa inyong nalaman sa Facebook? Siya ay parang nung una makilala ko, para siyang isang pilantropo na siya ay namimigay, tumutulong. Uh-huh. At nagpapakilala siyang siya ay mayaman. Uh-huh. Marami naman pumupunta sa kanya, nagsasabi na sila ay nakakatanggap tulad ng mga bigas. Uh-huh. At minsan parang may gulay pa, mga kalabasa ata yung ibang pinadidiliver niya . Yun. Uh-huh. At saka sabi, may bahay daw siya dyan sa Corinthian. May kuya, isa din sa itatanong ko sa iyo, anong opinion mo doon sa kanyang pagtakbo bilang senador? Kasi tumatakbo siya number 44 sa ngayon. Lahat na may karapatang tumakbo . Opo. Pero hindi ko alam kung bakit yung nakakulong. Sabagay, nakakulong pa lang naman siya. No? Kasi once ikaw ay kulong, suspect ka. Suspect. Suspect sa isang, tama po. Sa isang krimen. Opo. Hindi pa naman siya nahahatulan, so pwede pa naman talaga siyang tumakbo. Mm-hmm. Ayun. Tapos, bahala na ang taong bayan kung ibubuto siya at kung ano yung pagkakilala sa kanya. Diba? Sa sinabi ni Tatay Ricardo, parang ang ibig sabihin ay let the ball roll. Hayaan na tumakbo ang bola. Hayaan kung saan ipapasok at isushoot ng tao. Anyway, ang tao pa rin ang magdesisyon. Sa panahon na ito, klaradong-klarado na siya ay tumakbo bilang kandidato sapagkat nariyan pa rin ang kanyang privilege upang makilahok sa larangan pampolitika. Bahala na ang tao pumili at magdesisyon sapagkat ika nga sa pagkakataong ito, presenta lang niya ang kanyang sarili upang magkaroon ang mga tao ng alternatibo at makasama siya sa darating na sets of senador sa 2022. Ika nga, tao pa rin ang huhusga. Kaya hayaan natin na sila ang magdesisyon. Okay, salamat. Anong pangalan, sir? Kung okay lang? Reynaldo. Okay, si Sir Ronaldo. Thank you so much, sir. Thank you. Maraming okay, salamat. No problem. So ayan mga kaibigan, sila kuya. May nakita tayong mga nagbabanding. Good morning po, kuya. Morning. Kung okay lang po kuya, ano hong pangalan? Ako ho si Taong Gala. Paul po. Paul. Okay. Kung kakaiba ang sinabi ni Tatay Reynaldo, dito naman si Kuya Paul ay mas lalong kakaiba ang kanyang mga punto de vista. Mayroon siyang mga bagay na talaga namang na-highlight at panoorin natin, pakinggan ang kanyang sinabi. Kung si Tatay ay medyo senior, dito naman ang boses ng mga teenager. Panoorin at pakinggan natin ang sasabihin ni Kuya Paul. Kuya Paul, ano hong kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Napapanood ko siya sa Facebook actually. Paano ho, ano ho ang pagkakilala niyo? Anong yung kapanahon ng pandemic? At din yung tipong yung lockdown lahat, di ba? Napanood ko sa isang video na tumutulong ah, na nag-donate ng mga sakop-sakop bigas. Ayun, nakakilala ko. Okay. Sa ngayon kasi tumatakbo siyang senador number 44. Ano sa pananaw mo yung pagtakbo niya ng senador? Ano bang opinion mo doon? Para sa akin naman po, kung tatakbo siya senador, good thing naman. Kasi from the fact na tumutulong siya sa mga tao nung panahon ng pandemic, where yung ibang, let's say, mostly sa ibang gobyerno na hindi mo talaga nagbibigay or nag-aabot ng ganong klaseng tulong. Siguro reasonable naman. Reasonable. Tsaka ang balita ko rin, di ba, parang nasangkot siya sa kaso, di ba? Na about niya sa parang fraudulent identity. Pero kung totoo siya naman,
hindi naman siya iba sa ibang senator na may mga records talaga, di ba? Uh-huh. Hindi siya na iba, it's just that para sa akin lang na anong pinagkaiba niya sa iba, although tumutulong naman siya. Doon po kuya sa ano sa listahan natin 12, ang may tatanong ko sa iyo, may sasama mo ba siya base doon sa mga impormasyon na nag-gather mo, may sasama mo ba siya sa listahan? Ano naman? As long as nakatulong siya sa bawat Pilipino naman. As long as wala siyang intensyong masama, na mismo kusa niyang tulong, na walang wala siyang hinihingin tulong mismo sa gobyerno, kung ba personal niya na ano. Uh-huh. Para sa akin, opinion ko, well, he deserves the position, if in case. Kung magkakaroon ng pagkakataon ko yan na kaharap mo siya, anong mensahe ang gusto mong sabihin sa kanya? Siguro lang kung para sa akin makakaharap ko man siya, kung nanonood ka man, Sir Marcos, keep up the good deed. Kasi kung yung vision mo naman na tumulong sa mga tao, mga mamamayang Pilipino, well, go for it. As long as nakatulong ka, wala kang tinatapakan tao, good thing. Salamat po, kuya. Thank you so much. Maraming salamat, kuya. Baka may babatiin as a shout out. Okay lang. Salamat, kuya. Thank you so much. Maraming salamat. He deserves a position. Yun ang sinabi ni kuya na hindi ko malilimutan. Talagang napakaganda ng kanyang binitawang salita. At tunay ngang kakaiba doon naman sa mga nauna nating na-interview. Pero magpapatuloy pa tayo. Ano kaya ang sasabihin ng ibang tao patungkol kay Francis Leo Marcos? So, ayan mga kaibigan, dito rin sa good morning, kuya. Good morning. Ako ho si Taong Gala. Ano po? Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Kilala ko naman siya. Pero not personally, pero ano lang. Yung naririnig lang. Okay. Ano ho ang pagkakakilala niyo base sa inyong nadidinig? Pagkakakilala ko sa kanya is ano siya, tumutulong siya sa mga mahihirap. Yung nakita ko sa kanya, syempre ano, as parang naging vlogger din siya, ay yung pinapakita niya sa mga tao na tumutulong siya sa mga mahihirap. Simula nung nagka-pandemic, yun lang yung pinaka-ano ko sa kanya. Otherwise, wala na. Alright. Ngayon kasi, tumatakbo siyang senador. Okay. Ano sa pananaw mo, or ano ang opinion mo doon sa pagtakbo niya yung senador? Ano masasabi mo? Pananaw ko, siguro mas dapat pa siyang, ano, improve wise. Yes. Sa pagkalantad ng pangalan niya sa ibang tao para... Yung iba kasi iniisip na parang palabas niya lang to, na tumutulong lang para maging magkaroon ng pangalan. Pero ano na, yung idea ko sa ganun is siguro, ano lang, parang I'm happy for him na ganun tumutulong siya sa ibang tao. Pero yung siguro, hindi naman kailangan magtatag ka ng posisyon para lang tumulong. Alright. So ibig sabihin medyo disagree kayo doon sa pagtakbo niya. Pero happy kayo doon sa kanyang ginawang advocacy na mayaman challenge. So parang mas gusto niyo na lang doon siya sa side ng pagtulong kaysa pumasok sa politika parang ganun. So, one last question ko ya. Kung magkakaroon ng pagkakataon na kaharap mo siya, anong gusto mong iparating na mensahe sa kanya? Kung sigurong kaharap ko siya, siguro mas better way na sabihin ko sa kanya yung totoo na mas okay kung tumulong ka na lang. Hindi mo naman kailangan talaga magkaroon ng masyadong mataas na position para lang tumulong. Lahat naman ng tao kayang tumulong as long as na meron ka. May babatiin kayo kaya? Wala naman. Wala naman tayong babatiin. Kuya, maraming salamat po sa opinion. Ano? Thank you so much po. Ako po si Taong Gala. Maraming salamat, kuya. Thank you po. Kaibigan, na mayroon po tayong nakita rito. Pasensya na po kayo sa tunog ng makina. Good morning po, Ate. Good
Ako po si Taong Gala. Okay lang po ba kung o para sa inyo? Ano pong pangalan? Or okay lang po bang sabihin? Georgie po. Okay. Eh, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ano pong pagkakilala niyo sa kanya? Mabait. Mabait? Ano pa? Aside doon sa pagiging mabait? Ay, willing siyang tumulong sa mga taong mahihirap. Mahihirap. Okay. Siya po kasi tumatakbong senador. Number 44 siya ngayon. Ano po? So, ano po sa pananaw ninyo? O anong masasabi nyo? Anong opinion nyo doon sa pagtakbo niya bilang senador? Mas maganda siguro para mabigay niya yung mga gusto niya at ibigay sa mga tao. Sa tao? So, nangangahulugan pa na doon sa sinabi ninyo, may pipiliin tayong 12 senador. May sasama mo ba siya sa listahan? Malamang. Malamang? Malamang. Kasi nung pandemic siya yung bida eh. Oo. Pang ilan kaya siya para sa'yo? Siguro siya yung pinakauna. Siya ang number one? O bakit number one? Kasi nakikita ko sa kalooban niya na mabait siya. Kaya niyang gawin yung mga nagawa niya nung mas malalamakan niya pa yung nagawa niya nung nakaraan, nung pandemic. Okay. Lalo na ngayon. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong gusto mong mensahe na ipaabot sa kanya? Siyempre, magpapasalamat ako dahil naibibigay niya na yung gusto niya ibigay sa amin. Oh. Dati nga, mga bigas ang dami eh. Oo, oo, oo. Matanong lang, ano hong ginagawa niyo dito sa Makati? Nagtatrabaho po ba kayo ako, dito? Nagtatrabaho. Ano hong trabaho kung okay lang? Sa salon. Ah, sa salon. Sa sarado pa dahil napaumaga tayo ng salon. Maraming salamat. Baka may babatingin po kayo, mga katrabaho o mga kamag-anak. Sa lahat po ng taga-Nelaholics, watch out po. Maraming salamat. Maraming salamat, ate, ha. Thank you. Ayan. Thank you so much, ate. Maraming salamat. Oo. So, ayan. Good morning. Kuya, magandang umaga. Ako po si Taong Gala. Ano hong pangalan kung okay lang? Ako po si Juan Ricardo Opulinto. Kaya Ricardo, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Kilala. Dahil unang nakatulong sa kagaya ng pagbibigay ng bigas. Ganun. Oo. Open yung sa kagaya ng mga mayaman. Nagkusa na rin sila na nagsimula kasi siya. Okay. Ano hong pananaw mo sa pagtakbo niya bilang senador? Kasi number 44 siya ngayon sa Senado. Eh, sa tingin ko naman dapat naman yung tao nakatulong, dapat tulungan rin ngayon. Yun lang ang akin. So, ibig sabihin ba, may isasali sa inyong listahan ngayon? Pwede naman isali kasi number 1, nakatulong sa taong bayan yun eh. Hindi naman sa isang tao lang. Pang ilan kaya siya, kuya? Baka ilagay natin sa top 5. Ganun. Top 5. Okay, kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong mensahe ang nais mong ipaabot sa kanya? Ang mensahe ko lang, patuloy niya yung pagtulong sa tao. Yun lang, kasi magaling naman siya. Unang-una, inggit lang naman yung nangyari sa kanya. Kasi unang-una siya nagbukas ng mga mayaman na mga makunat na bumuka ang palad para makatulong. Ganun lang. Duno sa nagsasabi sa kanya na di umano ay scammer daw siya, anong masasabi mo sa kanila? Hindi kasi kung scammer, isa lang yan eh. Sa una pa lang, dapat pinatigil na. Ganun lang yun. Hinintay pa nila na halos mamalubi yung tao tapos gagawa ng kwento. Yun lang ang akin. Kasi ang isang tao kasi kapag gumawa ng aksyon, tumulong sa tao at scammer siya, stop agad. Block na agad. Diba? Ganun lang yun eh. Kasi ang isang tao, imposible na televised na kuhan sa YouTube o anuman, sa social media, automatic, stop yun. Hindi na kailangan umabot pa ng bago mag-kuhan. Nung magkakaroon ng kuhan eh, doon siya in-stop. Yun ang kuhan ko doon. Naintindihan ko doon yung inggit. Inggit lang. May babatiin kayo, kuya? Wala na. Okay lang. Basta ang akin lang, ipatuloy niya lang kasi maganda naman yung sinimulan niya eh. Wala naman siyang masamang, wala naman sinimulang kuhan eh, pangit eh. Magaling yung kanyang ginawa. Maraming salamat, kuya. Ha? Thank you so much. Maraming salamat. Inyo pong napakinggan, mga kaibigan, ang mga sinabi ng ating mga na-interview dito
sa siyudad ng Makati. Kung mapansin ninyo, iba-iba ang approach base sa iba't ibang klase ng pagkatao. Pero kung makikita natin, iba't iba din ang klase ng kanilang mga sagot. Actually, nahirapan akong maglatag ng katanungan. Kung kaya't medyo iniba ko ng konti ang estilo ng pagtatanong kaysa nauna nating mga survey para lang makuha natin kung ano ang kanilang mga punto de vista. At sa pagkakataong ito, comment down below. Base sa inyong napakinggan, mahalaga po ang inyong komento. Kaparte kayo ng vlog na ito upang sa gayon ay mas mabuo natin ang isang magandang opinion doon sa katanungang karapat-dapat nga ba si Francis Leo Marcos sa Senado base sa tunog ng mga taga Makati. Mega love shoutout nga pala kay Pentorados TV na hindi natin nakasama sa vlog na ito. Ganon din po ang ating mga kaibigan na patuloy po na sumasubaybay at yumayakap sa ating mga vlog. Of course, mega love shoutout kay Kuya Vince Dacayo at Bernardo Dacayo ng Talugtog, Nueva Ecija. At sa ating mga driver ng Talugtog, mega love shoutout sa inyo kay Ma'am Tracy Castillo at ganon din po sa ating mga kaibigang OFW. Sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa ating Kaligisorbi, mabuhay po tayo. Maraming salamat po sa inyong pag-follow at nawa ay hindi kayo magkasawa sa pagsusubaybay sa susunod pa nating serye. Ako po si Taong Gala na laging nagsasabing always believe in God and always believe in yourself. Maraming salamat po.